Welcome to Upstream. Kadalasan na kapag tayo gumagawa ng isang document, isang project, isang layout sa Adobe Photoshop, sa tingin natapos natin ito at sa tingin natin ito ay perfect na, yung color, yung size, yung sukat ng object. Pero nung pinrint natin ang lumabas, ito ay malabo, pixelated. In this case, nakalimutan natin i-consider ang resolution. Kadalasan na nangyayari ito sa mga bago pa lang nag-umpisa na gumamit ng Photoshop at gusto nilang i-print ang kanilang document, ang kanilang project, ang kanilang layout. For example, na 2x2, ipiprint natin sa A4 na size. Kailangan yung sukat natin ay sakto sa 2x2. Okay, kuha tayo ng guide. Okay, 1, 2. Okay, yung lapad niya ay dapat hanggang dito. Then yung height niya, 1, 2. Okay, yung 2x2 ID dapat fit dito. Okay, para mag-fit dyan yung ID, kailangan na ang kukuhain nating ID, kukuhain nating picture, dapat same ang resolution ng ating document na ginagawa. For example, meron na akong picture dito na nilinis. So, pagbura ng background, nandun yung sa nauna nating video kung paano buburahin yung background. Okay, ito na yung aking naburang background sa picture na to. Okay, gamit tayo ng crop tool. So, 2x2. Okay, 2, then 2. Okay, yan na siya. So, i-fit natin yung picture. Okay. Okay. So, ito na yung picture, 2x2. Then, check natin. So, yan na yung size ng 2x2. Okay, punta tayo sa image. Image size. Image size nyan. So, makita natin 21 inches pa rin. Gawin natin yung resolution niya 300. Okay. 300. Tapos, yung kanyang size ay 2 inches by 2 inches. Click OK. So, ito na yun. 2x2. 2x2 inches. Okay? Minsan sa ating ID picture, okay, naka layer 1 yan siya, required ay yung blue. Okay? Lagyan natin ng blue background. Okay, click. Okay. May papansin ninyo yung square na yan, yung gray at saka white. Ang ibig sabihin yan, transparent yung background ng ating picture. Pwede tayong maglagay ng background. Okay? Layer 2. Select tayo blue. Okay, gamit tayong paint bucket tool. Paint bucket tool. Okay, click the picture. Okay. Nawala yung picture kasi sa ilalim yung layer. So, sa layer panel, so kung sino yung sa taas, yung concept ng layer panel, kung sino yung sa taas, yun yung nakikita natin. Okay, click natin yung layer 1. Drag natin pataas. Okay. So, yan na yun. Yung ating picture, 2x2 na may background na blue. Okay. Pag dinrag mo yan, drag mo natin itong document na ito. Okay? Ito siya. Pag dinrag mo yan, selection tool, drag, yung layer 1 yung nakaselect. Pag dinrag mo yan, walang background kasi layer 1 lang yung nakaselect. Okay? Balik tayo dito. Click natin ito. Okay, ang gagawin natin, click layer 1, shift, click layer 2, right click, then merge layers. Okay. Merge layers na, pwede natin i-drag yan. Kasama ng background. Okay. So, yung guide natin kanina, ito, 2x2. So, dali natin doon. Sakto yan ng 2x2. Okay. Dagayin natin ito dito. Okay, ito na. Okay, right-click natin layer 1. Burahin natin si layer 1. Click delete. Yes. Okay, ito na yung 2x2 natin. Okay. Lagyan natin siya ng stroke para pag kinat na natin, pag lumabas na sa printer, pag kinat natin, dito, meron tayong guide. Okay, color na stroke natin, getting white. Since blue yung kanyang background, click OK. Then, yung kanyang size, pixel 1. Then, OK. Okay, ito na yung ating ID. Okay, 2x2. Okay, sakto yun siya.
pinipin 2 by 2. Okay. Since nakalagay siya sa A4, pupunuin natin yung A4 ng 2 by 2 na to. So, ang gagawin natin, select the layer 2, press the Alt. So, pag pinress natin yung Alt, nag-iba yung arrow. Okay. Selection tool, pag press mo yung Alt, okay, merong black at saka white arrow. So, ibig sabihin, duplicate niya yung layer na yan. Okay. Pag lumabas yung white and black arrow, ibig sabihin, duplicate niya. Gagawin natin, click. So, hold the mouse na Alt. Then, hold yung Alt na keyboard. Then, drag natin yung layer. Ayan. Ganyan mag-duplicate. Okay. Drag uli. Duplicate. Drag uli. Hanggang sa mapuno yung first line. Okay. So, na yun, apat. Apat na 2x2 sa isang linya. Okay. Ang gagawin natin, select natin yung layer 2, copy 3, dito sa layer. Hold the shift. Select natin yung sa pinakadulo, pinakababa. Okay. 1, 2, 3, 4, apat. Apat yung kaya natin na-select. So, pwede natin galawin yung apat na yan. So, ang gagawin natin, igigita lang natin siya. Okay, using the arrow key ng ating keyboard. Malaga na igit na natin siya kasi pag nag-print tayo para safe, walang maputol, igigit na natin sila. Okay, so kung pupunuin natin ito, pupunuin natin yung A4 na ito, the same concept, okay, nakaselect yung apat na layer, hold sa ating keyboard, i-hold mo yung Alt, then click, hold the mouse, drag. Okay, click, drag. Okay, click, drag. Click, drag. Okay, Alt, then click, drag. Okay, so ito na yung ating ID. So, napuno natin yung A4 ng 2x2 and 2x2 ID picture. Okay, sa isang A4, kasya ang 20 na 2x2 ID picture. Okay, pag pinrint natin yan, ang lalabas sa ating printer, exact size, actual size, 2x2 ID picture. Okay, kapag ang gamit naman natin ay, na printer ay photo printer, so punta tayo dito sa size na 4R. Ganun din yung gagawin natin. Ano? Yung picture na to, yung ID na to, dadrag lang natin. Okay. Actual size yan, 2x2. Okay. 2 yung height, 2 yung width. Okay, Alt uli. Drag. Alt sa ating keyboard, drag. Alt, drag. Okay, pag napuno natin yung ating document, okay, pwede natin i-print yan. Nalabas, actual size. So, yan gagawin natin. Lagi tayong consider kapag ka nagpiprint tayo sa Adobe Photoshop. Huwag natin kalimutan i-consider yung printer at yung resolution ng ating document. Document intended sa printing, 300 yung resolution. Okay, thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel, Upstream.